Hello po. Muli, good morning po sa ating lahat at sana po ay na-bless pa rin kayo at sana nga po ay naging protected kayo sa nakaraang bagyo. We pray na lahat po tayo ay naging safe at wala pong nasirang kahit na ano pong ari-arian natin during the typhoon. And medyo na-delay pa ng konti yung ating pag-aaral. Pero itutuloy na po natin this week. So, nasa purpose number 3 na po tayo. So, you are created to become like Christ. So, yan po yung ating mga pag-uusapan na. And kahapon nga po, ang ating topic is how we grow. So, natutunan natin na para tayo ay mag-grow, mag-start po muna yan sa decision. Mag-decision ka muna na ikaw ay mag-grow para ikaw ay magkaroon ng spiritual growth. So, it all starts again with us deciding. Decision pa natin to lahat. So, yun po yung natutunan natin kahapon. So, ngayon, today naman, ang ating pag-uusapan is transformed by truth. So, katotohanan tayo po ay nababago ng katotohanan. Yun po ibig sabihin nun sa Tagalog. So, part po ng ating growth o yung ating paglago sa Panginoon at spiritual growth niya na tinatawag is yung process po ngayon na dati kasi ito tayo, naniniwala tayo sa kasinungalingan. Ngayon, pupunta na po tayo sa katotohanan. So, paano ba matatransform yung buhay natin? Paano babaguhin ng katotohanan ang buhay natin? So, para mangyari yan, we have to become, kailangan po muna natin i-feel yung buhay natin ng katotohanan or ng truth, which is yung word po or yung Bibles po natin. Yan po yung ating yun po yung magbabago sa atin. Ayun po yung mababasa natin yan sa ating mga Bibles. And pag nagbasa na po tayo, slowly po magiging Christ-like na tayo. We become like Jesus. No, kasi yun nga po yung purpose natin is to become like Jesus. Okay? So, we have to remember that God is alive. God's word is alive. So, buhay po ang salita ng Diyos. Lagi pong sinasabi yan ni Pastor, buhay po ang salita ng Diyos. So, at lahat-lahat po nangyayari sa atin, starting from the creation, nangyari po yan because God said it. So, sinabi kasi po ng Panginoon yan. So, God said it. Kaya po, lahat tayo, mula pa nung creation, tayo po ay na-create because God said it. No? Sinabi po yan ng Panginoon. So, sabi nga ni James, God decided to give us life through the word of truth so we might be the most important of all the things He made. Tayo po yung pinaka-importanting ginawa ni Lord. Tayo po talaga yun, ang mga tao. So, yun nga po. But, hindi po tayo naging na-create kung hindi po sinabi ni Lord. So, because God said it. Okay? So, ang Bible po ay hindi naman, baka naman guidebook lang ang tingin natin. Sabi nga ni Rick Warren, ano, but actually, God's Word or the Bible, it generates life, creates faith. So, nagkakaroon po tayo ng faith dahil sa pagbabasa natin ng Bible. It produces change. Dahil po sa mga nababasa natin, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Natatakot po ang devil dahil tayo ay nagbabasa. Dahil nakikita na natin ang katotohanan at nawawala na yung kasinungalingan sa buhay natin. It causes miracles. It heals hurts. Builds character. Transforms circumstances. Imparts joy. Overcomes adversity. Kung meron po tayong, meron tayong trial. Kung tayo ay nagbabasa po, ay na-overcome po natin itong mga trials natin.
And of course, mababasa din natin kung paano natin, how to flee from temptation. We defeat temptation. Nagkakaroon pa tayo ng hope. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. It releases power. It cleanses our minds. Brings into things into being and guarantees our future forever. Wow. So, dahil sa pagbabasa natin, makikita natin na my forever. Ayan. So, sabi nga ni Job, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. So, pangalagaan po natin yung salita ng Diyos. Gagawin po natin siyang nourishment. Dahil sabi nga, kailangan natin kailangan nating i-feel yung ating buhay ng word ni Lord para matransform na tayo, para maging katulad tayo ni Jesus Christ. Paano mo nga naman malalaman ang katotohanan sa buhay at sino si Jesus Christ kung hindi natin binabasa kung ano yung story niya. His story. Kailang basahin natin yung story niya dito nga sa ating mga Bibles or yung Word of God. Okay. May nagsabi sa akin one time, alam mo, natutuwa ako sa mga Pilipino, sabi niya, kasi po foreigner ito, sabi niya sa akin, talagang sa lahat ng mga bahay na pinagtahan ko, may Bible, sabi niya, pero lagi siyang nakalagay lang sa shelf. So, ibig sabihin, napakalinis pa, hindi ko alam kung binabasa ito. Sabi niya, kasi mukhang hindi siya nagagalaw. So, tuwan-tuwa siya na may Bible. Pero ano nga naman yung silbi ng Bible kung hindi pa natin siya binabasa at dinidisplay lang. So, kailangan po natin ng nourishment. So, kailangan talaga natin magbasa. Kailangan natin, katulad to ng pagkain. So, kailangan mo ding i-nourish yung soul mo o yung spiritual life mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng word ni Lord. Okay? So, para maging healthy ka na disciple ni Jesus, no? Kailangan mo talaga nung word, God's word. Ito dapat yung priority mo. And Jesus, doon sa Bible, parang yung pagbabasa natin or yung pag-feed mo or yung pag-nourish mo ng sarili mo ng God's word, ang tinawag ni Jesus Christ dito is abiding. If you abide in my word, sabi nga ni Jesus Christ, then you are truly disciples of mine. So, ano yung gagawin natin para mapasa atin yung word ng Panginoon. Okay, so, si Rick Warren, meron siya sinabing tatlo na ways kung paano po mag-abide sa atin yung God's Word. Number one na sinabi niya is, I must accept its authority. So, kailangan tanggapin ko yung authority ng Bible. Kailangan kong tanggapin yung authority. So, kailangan kong igalang o respetuhin na may authority di ba is yung mas mataas sa atin. So, meron siyang authority sa akin. Kailangan ko siyang tanggapin. Okay? Kailangan siyang maging standard, no? Standard ng aking buhay. Kailangan ko siyang basahin para makita ko yung direction. Kailangan ko siyang basahin para makapaggawa ako ng wise decisions. And kailangan na ang Bible yung first and last word in my life. Okay? Sabi nga ni Rick Warren, ang daming nagiging trouble sa buhay natin kasi minsan mali po yung resources natin. So, we make wrong choices or wrong decisions or nagkakaroon ng trouble sa buhay natin because we base our decisions or yung mga choices natin on unreliable. So, hindi siya reliable na authority. Parang panari, sabi nga ni Rick Warren, culture. Kasi lahat naman, yun ang ginagawa eh. So, sumunod na lang po ako sa kanya kasi yun na po yung ginagawa ng lahat. O kaya parang napipressure ka na lang, peer pressure. Yun naman ang ginagawa ng lahat. So, susunod na lang ako doon.
minsan tradisyon din. Ganito na talaga namin siya ginagawa before eh. Pag magdi-decision ako, iaasa ko doon sa aking horoscope. Iaasa ko doon sa doon sa manghuhula kung ano yung magiging decision ko. So kasi ganito ko na dati pang ginagawa. We've always done it before. Parang this is how we do it before, parang ganun. Or pag kasi binasa mo, pag ito kasi parang ito ni logical eh. So nag-reason sabi dito na something, ito na yata yung logical, this one makes sense, parang ganun. So mag-decision ka based on what makes sense, kung ano yung sa palagay mo is okay lang siguro itong gagawin ko. Kunwari yung decision mo on finding a career, 'di ba, na sabi mo nga siguro is okay lang siguro to kasi yung grades ko mataas ang math, so mag-engineering na lang ako. It makes sense, 'di ba, kasi mukhang mataas yung grades mo sa math, so reason yung ginagawa mong basis ng inyong mga decision. Or yung emotion, or yung mga decisions. Ito siguro yung it feels right. O, ito yung mga decisions ng pagpipili siguro ng partner sa buhay. It feels right. Kinsult mo na ba sa Lord? Christian ba siya? So, nakakatawa po na kanina sa Genesis po kasi pinag-aaralan namin ng story ni Isaac at ni Rebecca, and nakaka-inlove po yung story nila, no, na there were different choices and decisions na in-orchestrate si Lord para sila po yung talaga yung magkatuluyan. So talagang si Lord, yung will ni Lord talaga na sila yung magkatuluyan. So nakakakilig yung story niya, and dapat ganun din yung love story natin. When we make the choices for our yung partner natin sa buhay, talagang dapat i-consult din natin kay Lord. No? So, will ni Lord din dapat. Kaya dapat po basahin natin kung ano yung sinasabi ng Bible para po sa pagpili ng ating mga partners in life. Okay? Kasi, kung okay lang naman. I mean, para sa akin po, okay lang naman na siguro kasi reasonable. Ito na yung what makes sense. It's logical. Ito talaga yung... But, yun nga, lahat po ng plans natin, i-consult po natin kay Lord. And yun na yung magiging... ano yung will ni Lord sa buhay natin. And to be able to understand kung ano yung will ni Lord sa buhay natin, kailangan po talaga tayong magbasa. So, ganun po yung sinasabi na... we have to respect the authority of, we must accept the authority of the Bible in our lives, in every aspect po ng buhay natin. Wala pong excuse yan. Hindi po yung financial decisions that you make, the career choices that you make, you read the Bible para makikita natin kung ano ba yung will ni Lord sa buhay natin. And we just entrust to God kung ano po yung will the Lord. Sabi nga daw ni Paul, I believe everything that agrees with the law, and that is written in the prophets. That is written in the prophets. So, yan po. Kung ano po yung sinasabi ng law, okay, I agree with it. At kung ano man po yung sinasabi sa ating banal na kasulatan. Number two, we must, or I must, assimilate its truth. Assimilate po yung sabihin, tanggapin. You take it in, tanggapin po natin. So, kailangan ko tanggapin yung katotohanan. Kailangan ko muna siyang tanggapin. So, may mga sinabi din si Rick Warren dito na ano ba yung ways para matanggap natin, or we take in, or we assimilate the truth. Number one, sabi niya is receive it. Okay? We receive God's word. So, i-accept natin. So, dapat maging receptive po yung attitude natin. Tanggapin natin. Maging receptive po tayo. Ano ba yung katotohanan na sinasabi ng Bible? Kumbaga parang, if you remember the parable of the sower, yun nga, kapag narinig mo ba, pag narinig mo yung
yung word of God or yung gospel, ano ka dun? Anong klase kang lupa? Diba? Ikaw ba yung close-minded or yung unreceptive na hard, hindi tutubo kasi hard soil nga, 'di ba? Parang rocky na siya. Or shallow lang, medyo hindi shallow yung soil or hindi siya healthy, kaya superficial lang. O kaya narinig ko lang tapos okay. Narinig mo lang. Or yung narinig mo, alam mo yung katotohanan, pero yun nga, marami kang iniisip na iba. Maraming, may mga weeds or may mga damo doon sa ano, kaya hindi ka rin nag-i-impede or hindi rin tumutubo. Yung hindi ka tumutubo kasi yung soil mo nga is marami ding mga damo. Diba? So, ano ba tayo? Pag narinig ba natin, are we receptive? So we should, yun po ang gagawin natin. Dapat receptive din tayo, nakikinig tayo sa gospel, nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng word of God. I-open po natin yung mga minds natin sa katotohanan. Huwag po yung meron ka ng preconceived na idea na ito lang yung pinapaniwalaan ko. Hindi po, dapat mag-open tayo, maging receptive po tayo sa katotohanan. Kumbaga, minsan, sabi nga nila, pag ikaw ay nakinig sa isang sermon at feeling mo parang wala naman akong natutunan, ano? Or parang ano, i-check din po natin daw yung heart natin or yung attitude natin for pride. Because God can speak through even the most boring teacher when you are humble and receptive. Alala ko nga din nung when I was younger, yun nga, medyo ano ko sa mga anong tawag doon, sabi ko, I was so proud, parang wala akong masyadong naiintindihan. Yung pala kasi nga, close-minded ako. So kailangan talaga natin i-open yung hearts natin, i-open yung minds natin doon sa katotohanan na sinasabi nung mga speakers. Okay. Number 2, sabi nga, para po tayo ay matake in natin or matanggap natin yung katotohanan. Number 2, sabi po dito is read. O, di ba yung kinito ko nga kanina, lahat ng mga Bibles na sa shelf lang. Dapat po basahin natin. Although sabi nga sa akin, may nagsabi nga sa akin, wala na, hindi na babasa yung physical na Bible kasi meron na po sa cellphone. So, doon na daw po tayo nagbabasa. Just make sure that you read the Bible, ano? And, sinasabi nga dito, meron marami kasi pong ways or kung paano natin i-read yung Bible. Meron po yung mga Bible plans, magkaroon ka ng study plan, or ina, maganda rin yung magkaroon ka ng parang journal na yung may plan ka talaga na ito muna, ito for this month, babasahin ko itong chapter na to, itong book na to, so ito yung pag-aaralan ko. So basta magbasa po tayo. Ang challenge nga sa atin is yun, read your Bible from cover to cover. But not only just reading, kailangan mo ding mag-research or mag-aral. Kaya po very important na magkaroon po tayo ng study group, Bible study group. Pag kasi we study with a group, ano, mas maganda po yung nag-aaral kayo together, you share your thoughts. At kaya nga po, i-encourage ko din yung mga nakikinig sa morning devotion. If you have any questions or clarifications, ano, na wala rin sa mga sinasabi namin, sa mga naririnig nyo, kung may gusto rin po kayong itanong, just comment it on the comment box. At meron po kami social media na mag-share sa amin kung ano yung mga questions or ano. Actually kasi po, ang purpose-driven life is intended po talaga na magkakaroon ka ng discussion. Every week, every 7 days, pag natapos nyo na yung buong pag-aaral ng per week or per
for purpose, eh, merong mga discussion. So maganda po sana, ina-encourage ko din kayo, kung lalo na po pag nakikinig kayo at mayroon kayong hindi naiintindihan sa sinasabi namin, I encourage you din na mag-send din ng mga questions nyo if you have any questions. Okay, and so, ulitin lang po natin, you have to, one, receive, tanggapin po natin, we have to be receptive. Number two, magbasa po tayo. Magbasa, not only magbasa, to read, to research, to study, and to study din. Ano, magtanong po tayo, ano po itong, ano kaya ibig sabihin nito, no? Para maging mas deeper, or maging deeper yung ating pag-intindi sa word ni Lord. And then, number four po is remember. Sabi nga nila, ang brain po is parang your memory is like a muscle, sabi niya. So, mas lalo po siyang lumalaki pag ginagamit natin. So, kung kaya natin mag-memorize ng mga verses, why not? No? If you can memorize a verse a day, then that's good. No? Kasi nagagamit pa natin yung ating memory. Napapalaki po siya. Parang muscle, sabi niya. And then, number 5 is reflect on it. Kaya sabi ko kanina, maganda po na magkaroon tayo ng journal. If you want, you can do a journal. Ano, isulat mo yung verse, ano yung naintindihan mo dun sa verse, ano yung ibig sabihin ng verse na yun, ano yung reflection mo doon, paano kaya siya mag-a-apply sa buhay mo. So, ganun po yung mga ating paano po i-take in or paano i-assimilate yung truth. Okay. And, of course, sabi ko, you reflect on it, paano i-apply. And so, number 3, I must apply its principles. So, importante po yan na alam natin ang application ng ating binabasa. Kasi, pwede natin basahin, pero kung head knowledge lang, at dito lang hanggang sa natutunan lang natin, parang hindi po makikita sa atin yung transformation, ano? So, kailangan po maging doers of the word po tayo. And so, ito po yung mahirap talaga, no? Ito na po yung pinakamahirap na part. Kasi, yun nga, Satan will fight you intensely din. Pag nakikita na niya na medyo nagtatransform na yung buhay mo dahil sa yung pagbabasa ng word, dito ka na magiging, ano, kailangan mo na talaga mag-pray for strength kasi si Satan magdodouble. Doble kayo din siya. Okay? So, sabi nga dito, you, without implementation, all our Bible studies are worthless. So, kahit na ilang beses mo na siyang narinig, kung ikaw mismo, hindi mo ina-apply yun sa buhay mo, yung principle na yun, kunwari, natutunan natin, for the past how many, for the past month nga na i-honor natin si God. Pag natutunan lang natin yun at hindi naman natin ginagawa sa buhay natin, sabi natin, we honor God by honoring our parents. Kung ikaw, dinidisrespect mo naman yung mga parents mo, hindi mo naman sila sinusunod. So, yun po yung ibig sabihin ng application. So, pag narinig mo, sabi pala, ang commandment pala, isa sa mga commandment with the promise is to honor your parents or honor your mother and your father. So, pag ginawa mo yun, o-honor mo para si God. Yun yung natutunan ko sa pulpit or doon natutunan ko noong Sunday. So, pag hindi mo yun in-apply sa buhay mo, worthless po yun. So, dapat pag meron po tayong natutunan, i-apply din po natin sa buhay-buhay natin. Okay? So, yan po, that's 3 ways na binigay sa atin or tinuro sa atin ni Rick Warren kung paano po mag-abide in us or para po yung truth or yung word of God. Dahil sabi nga natin, kailangan natin ma-feel yung buhay natin ng word of God para po maging Christ-like tayo. Dahil yun, isa sa mga purpose natin. So, purpose number 3 po yun. Okay? So, ayun po yung ating pag-aaralan for day 24, transformed by the truth. So, sana po na marami po tayong natutunan at sana nga i-allow natin na yung katotohanan na nakikita natin sa ating
sa ating Bible or yung ating Word of God, you allow the truth, yung katotohanan na yun, na baguhin ang buhay natin. Sige po, manalangin po tayo. Maraming maraming salamat po muli sa aming napag-aralan ngayon na kailangan po naming mag-aral ng salita mo at tanggapin ang katotohanan na nasa salita mo upang kami po mabago po ang buhay namin at unti-unti po kami maging katulad ng iyong anak, maging Christ-like. Thank you Lord at sana po lahat na nakikinig ngayon ay mabless sa word mo. Maraming salamat po sa paggamit sa akin at sana po ma-inspire ang lahat ng nakikinig para magkaroon sila ng napakagandang umaga ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.